guys. Welcome back to our YouTube channel. Tribo Moto. So, guys, nandito kami sa Intramuros. Kung saan ay lilibuti natin yung Intramuros. So, dati nababasa lang natin sa ating sa mga libro nung tayo high school pa. So, laki probinsya ang yung lungkod. So, nababasa lang natin sa ang gulo ng pila. Ang pila. So ayan guys, nandito na tayo sa loob mismo ng Port Santiago. At tulad ng sinabi ko kanina na ang iyong lingkod ay laking probinsya. So itong loob ng Port Santiago na ito ay nababasa lamang natin sa ating mga libro nung araw. Kung hindi ako nagkakamali, Araling Panlipunan at Pilipino Subject. So ngayong araw na ito ay tayo mismo makakakita kung anong mayroon ba talaga dito sa loob ng Port Santiago. At hindi rin naman lingid sa ating kaalaman, ang Port Santiago ay isa sa ating tourist spot dito sa atin sa Pilipinas. At ito ay dinadayo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na parokyano na nagawi dito sa ating bansa at sa ating mga, lalong-lalo sa ating mga estudyante. So sa iyong lingkod ngayong araw na ito ay dagdag kaalaman na naman para sa akin, dahil alam naman natin ang Port Santiago ay very historical place dito sa atin sa Pilipinas, at yun ay ating tutuklasin ngayong araw na ito. At panigurado ako ay dagdag kaalaman na naman para sa atin, at syempre ay isishare ko rin sa inyo. So makikita nyo naman dito sa akin sa likuran ay maraming nakapila dito mismo sa entrance. Kadalasan sa nakikita ko dito guys sa entrance ay ang ating mga kabataan. Panigurado ako ay mga estudyante yan. Tapos mayroon na rin tayo nakikita dito ng mga ilan-ilan na mga parokyano. So mamaya guys ay pupuntahan natin yung nagiging barracks ng mga Amerikano nung araw. So pagpasensyahan nyo na guys yung boses natin, at medyo paos na talaga tayo. Hindi lang pala paos na talaga tayo. Dahil sa sobrang init kanina yung haba ng biyahe namin galing Cavite. Dumaan kami ng Makati. Pagdating sa Makati, diretso kami ng Caloocan. Caloocan to Divisoria. So ngayon nandito na kami sa Port Santiago. At dito talaga yung last destination namin. Ito talaga ang plano ngayong araw na to guys. Napupunta kami ni Pareko dito sa Port Santiago. At sinamantala na lang namin dumiretso sa Caloocan dahil bibili kami ng piyesa para kay Doroy. At dumaan na rin tayo ng Divisoria. Sana nga guys ay maiikot namin ni Pareko ito dahil medyo alanganin na tayo sa oras at makapag-vlog-vlog na rin tayo dito sa loob. At pilitin na rin natin makapag-live para naman sa ating Facebook page. So pagkatapos ni Pareko dyan sa pagbayad ng entrance ay mag-iikot na kami. Ayan. Ano yun? PWD. May discount ka. So nakalagay doon 50. So lay-lay tayo dito guys sa music. Ayan si sir dito. Ayan, pwede na kami pumasok. Sir, si hi naman sa akin vlog. Hello po. May napansin lang ako dito guys. Yung mga guard dito at saka yung mga bantay dito ay para silang hindi ordinaryong gwardya lang. Para silang mga sundalo nung araw. So ayan yung ating kapatid na parokyano. So ayan guys, meron na tayo nakikita dito ang signboard na ayan. Welcome to Intramuros Visitor Center. So guys, nandito pa lang tayo sa entrada ng Port Santiago ay sobrang mangha na natin, dahil bawat area na papasukin natin or pupuntahan natin ay mayroon ng mga nakapaskil dito guys, katulad na lang nito. So lahat ng area na pupunta natin mayroon ganito, at nakasulat na dito kung ano yung nagiging history sa area na to nung araw. So sobrang mangha natin guys, katulad ng sinabi ko kanina ay dagdag kaalaman na naman para sa akin itong mga nababasa natin dito sa loob ng Port Santiago. Sobrang tagal na guys ang pangyayaring ito, at ilang dekada na rin ang nakalipas, at nangyayari ito noong
panahon ng World War II at hindi pa tayo pinanganak noon. Lahat ng nakapaloob dito sa Port Santiago, guys, ay nababasa lamang natin sa ating mga libro nung tayo ay nag-aaral pa lamang. So, very historical ang loob ng Port Santiago na to, guys, para sa atin bilang Pilipino. Yung kadalasan nang nakikita natin dito, guys, siguro mga estudyante, nakikita nyo sa aking likuran, ayan. So, papasok tayo dito. Lahat ng papasokin natin, may nakalagay dito na mga history ng nangyari. Ano naman to? Tagabasa ko. Babasahin mo pare ko. Ano naman siya ay... Baluartillo di San Francisco. Ayan, nakikita niyo. Ang dami nating matutunan dito, guys. Nagkikita tayo dito. Dagdag kaalaman, di ba? So, dati nakikita lang natin to sa ating mga libro. So, ngayon nakikita natin itong personal. Tayo mismo nakakabasa. Ayan. Di ba? Akala ko kanina paalala. So, sabi ko nga kanina, Laking Mindanao ang iyong lingkod. Ito mga to, nababasa na lang natin sa mga libro. Hindi ko lang ansyo kung araling panlipunan o Pilipino. So, ito yung, papasok tayo dito, yung mini, tawag dito pa rin ko eh, mini tunnel. Tunnel, ayan no? Ah, ay, may pera, umulan ng pera, oh. Picture na ako pa rin ko. Dito, so, ito yung, hindi lang muli ako. So, ito yung mini tunnel, guys. Papasokin natin, una doon yung entrance, hanggang, doon, medyo mahaba-haba. Ayan. So, ayan. Ay, mapasok natin ganyan. Ganyan. Taling ko, di ba? So, nakaano talaga siya. Ayan, nakita niya. So, nakakatuwa din po, guys. Bawat area na pupuntahan mo, may nakapaskil kung anong nagiging history. Halimbawa ito, may nakapaskil doon sa pinakabukana. So, dagdag kaalaman para sa atin, para kung noong araw, hindi natin naintindihan nung nag-aaral pa tayo dahil nga nasa probinsya tayo. So, ngayon, maiintindihan na natin. So, ayan. So, nandito naman tayo ngayon. Labas tayo dito sa... Ayun. So, dito naman sa area na to. Ayan, may mga nakaano din siya. Oh. May mga nakasulat. Asa ka ito? Ito po, ayun ulit. Diba? Ang init, diba? So, nakikita nyo pa ba? Ako hindi na. So, ayun pala siya. So, diba? Dagdag kaalaman sa atin. So, nagdagdaga na naman ang kaalaman ng inyong lingkod. Ayan. Ah, iba pala. May mga paano pala. So, tourism din talaga to, no? So, kadalasan nakikita natin yung kasabayan natin dito, mga estudyante. Tayo doon. Ano pa ba mayroon dito? Bigla ko napagod. Madam, malawak to dito, madam? Malawak? Hindi po. O, ito lang. Ito golf course area po kasi hindi natin ito sa akong sasabay. Ito simbahan. Ito yung simbahan eh. Ay, may shot po dito. Ayan. So, matagal na kayo dito. Kayo na mamahala sa simbahan. O, ayan. So, ibig pala sabihin, madam, itong area na to, parang cold at cold. Ano po yan mismo, kalating po. Ah, pero kadalasan po napunta dito, madam, mga estudyante talaga. Dito po sa Fort Sacramento. Mga estudyante. Pero dito po mga... So yun guys, si madam kasi ang mamahala sa area. So yung mga ganun, madam, na parang kulungan, ano mo? Si Hay naman sa akin vlog mo doon. Ayan, tribo mo ito, madam. Baka naman makikita yung upload mo sa akin YouTube channel, madam. Si Hay, taga saan kayo, madam? Taga Binan. Probinsya? Pampang. Ah, Pampanga, Kapampangan si madam. Si madam, ako taga Mindanao. Si madam sa Kapampangan. Pero nakarating na kami sa Pangasinan, di ba? Kasi nakapag-vlog na rin kami doon. Ako na kaya, hindi naman mabalik sa akin. So, ayun. Marami tayong matutunan dito. Araw-araw kayo nandito, madam. Ay, bawal pumunta nila.
Ibig sabihin, ito, yung trans na to, dito lang kami. Pero yun ba, diba madam, yung pagpasok namin kanina, yung trans, dun sa kabila, dun. Thank you, madam. Hey, ulit sa kong vlog, madam. Ano pangalan natin, madam? Ayun, hayaan si madam. Thank you, madam. So, dito tayo. Ayun sila, ang dami nila. Sila labas tayo dito. So, update namin kayo guys, may entrance dito bago tayo pumasok. Hindi naman kabigatan sa ating bulsa, security timepieces lang. Pero, busog ang ating mata na pag-ingot dito. Hindi tayo magsisisi. Dahil bukod sa marami tayong matutunan, may dagdag kaalaman, so saan pa ba tayo? Itong ano na to, alam niyo itong puno na to, itong dahon na to, pambalot to ng ano, masarap to pambalot ng ano, paksiw. Da. So yan, nakita tayo dito. Kabila, medyo mahangin. Ano meron dito, titingnan natin. Ating pupuklasin kung anong meron dito. So dito ang part na, ay, dito sa part na to guys, medyo mahangin. So medyo mataas yung lugar. Ayan. Ay, oo nga, parang kayo. So, doon tayo galing. Ana, doon tayo galing na. So, doon tayo galing sa baba. Ayan, so papakita ko sa inyo. Ay, sisyo. Takot tayo baka kausapin tayo. Kaya baka matanong wala tayong isagot. Takotak tayo. Ay, meron din doon pare ko eh. Ay, hindi mo matanaw. So, doon tayo galing guys. Ayan. Ayan, makikita niyo si madam doon. Ayan. Ang bayari ko, madam. Hapon niyo tayo makikita. Grabe init. So, dito lang tayo pwede makikita. Kala natin maliit. So, mayroon pa pala doon para doon. Ayan. So, iniiwasan natin doon sa harap kanina sa entrance kasi may music. Sayang naman, yung pinapag-uran at yung lingkod, makaka-copyright tayo. So guys, dito muna tayo para makapagpahinga at sobrang init. At lumayo tayo dun sa area kung saan ang galing tayo kanina dahil napakalakas yung music. Guys, abangan nyo ang pinaka-parto ng aking vlog na ito dito sa loob ng Fort Santiago kung saan ay pinuntahan natin yung mga naging barracks ng ating mga sundalong Amerikano noong panahon ng World War II at pinuntahan na rin natin yung nagiging kulungan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal kung saan siya ikinulong ng mahabang panahon at marami pang iba. So sa ngayon guys, hanggang dito na lang ang ating vlog sa araw na ito. At madalas kong sinasabi, kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. Huwag mong kalimutan, i-click ang notification bell para magiging updated ka sa aking mga bagong videong i-upload katulad ngayong araw na ito. So bye guys, see you next vlog!